Hi and welcome to my YouTube channel. Kasama ko ngayon mga Meltix, ang isa sa mga kapitapitagang aktor na we have in the industry, and for me, isa sa may pinakamagandang mukha or pinakagwapo. Naku, parang sa'yo lang yun. At maraming mag-agree sa akin yon. Please welcome Dion Ignacio. Say hi sa ating mga Meltix. Hello, mga Meltix. Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo lang. Oo, kasi syempre, we're all over the world. Anyway, andito kasi kami ngayon sa Mami Dearest. Mami Dearest taping. Mami Dearest taping. Yan, dito sa Mami Dearest, ang character ko, ako po si Danilo. Yan, ang asawa ni Emma, si Katrina Halili. Hindi tayo masyado pwede magbigay ng ano eh. Kasi syempre, naabangan nyo. Maraming kapanapanabit na mga eksena na mangyayari dito sa Mami Dearest. Okay, ako naman, I play the role of Wiro, a tricycle driver. Nandun lang kayo sabihin. Basta ito, Mami Dearest will be coming really soon on GMA7. After yung prime yata. Or we can never tell, baka mamaya maging prime time. Meron ako mga random questions na tatanungin kay Dion. Pero I'm sure yung mga Meltix, kayo din, makakapag ano kayo, kumaga para makaka-relate. Kasi yung questions ko naman, very generalized. It's for everybody, lalo na sa mga tao, mga busy. Diba? Minsan, alam mo yun, sobrang kabisihan natin, minsan nakakalimutan natin about the beauty of the day. Diba? Of what makes it important. Yung mga ganyan-ganyan ba? Diba? So, ang unang question, bagay ba kami? Bagay ba kami? Bagay ba? Woohoo! Yun ang question. Anyway, hindi. Ang una kong question, syempre, di ba, sa everyday na buhay na ginagawa natin lahat, di ba? We wake up in the morning, kumaga, syempre, ano yung nagpupursigi sa'yo? Yan. For everyday, kumaga, bakit ka gumigising? Di ba, may araw-araw. Yan. And I'm sure kayo, tanungin nyo din to sa sarili ninyo. Kasi baka mamaya you neglect to ask these questions, mga those questions, mga ganon. So, baka makahelp ito sa mga sasagutin namin. Go! Ako siguro, pati yung nagpapalakas na rin ng loob ko, yung family ko. Family. Aww. May family na. Kaya siyempre, yun, everyday, nag-workout din ako para siyempre maging healthy ako para sa family ko din. Para na rin sa sarili ko. Pa, siyempre, pag healthy ako, hindi makakapag-trabaho ko na gusto araw-araw. Oh, coming from Dion Ignacio. So, kayo, kung nakikinig kayo, maganda yun, maganda ng... Para sa akin eh, yun eh. Gusto at ko, pwedeng, maging healthy ako. Oo, at pwede nilang magawa yun. Kasi syempre mga iba, they tend to, ano eh, kumbaga sa kabisihan, hindi nakapag-workout, diba? Trabaho lang trabaho, diba? So, maganda yung nag-workout, tsaka syempre yung purpose is for family, yun nagdadrive sa kanya. Ako, diba? Yun talaga, kaya din talaga workout sa family rin, syempre. Nagbabakasakali ako sa aking pag-workout, eh, alam mo yun, hindi ko masabi, malay mo, medyo umaba ating buhay, matagal natin makasama yung ating mga mahal sa buhay, yung anak ko, yung goal ko pa nga, kailangan mag-healthy ako, workout ako, may discipline dapat sa katawan at sa sarili para makasakali, yung anak ko, maabutan ko, apo, ganyan, ayoko magkakasakit talaga eh. Yun talaga, kahit di na gumanda yung katawan ko, basta healthy ako. Yun din pati yung lahat yung dasal sa Diyos. Birthday ko, kahit wala nang bagay. Pero hindi naman papayag si Lord na hindi ka bigyan ng bagay na yun. Dahil siya ang great provider natin. Na yun, huwag ako magkakasakit. Para sa akin, yun yung matinding gift ni Lord. Para sa ganda. Birthday ko. Ang ganda-ganda ng sinabi niya. Ah. Ako naman, nagpapalakas na loob mo sa araw-araw. Siyempre ikaw. Karawan. Hindi, ganito kami ni Dion. Kulitan kami. Masaya lang kami dito sa set. Ako naman, ano yung nagdadrive sa akin? Yung ano, sa akin kasi yung I'm always looking forward.
kung ano yung pwede kong maibigay sa araw at kung ano yung pwede maibigay ng araw sa akin. Wow! Yun yung ano ko eh. Kumaga parang I'm always looking forward sa mga blessings na maibigay sa akin ni Lord. Diba? I'm always looking forward kung paano ko siya i-embrace and paano ko ibibigay yung best ko. Mapatrabaho yan, mapa-family, mapakaibigan, kahit na ano, kumbaga how I will seize the day. Yun yung akin, kumbaga, yun yung pagda-drive ko sa what drives me every day. When I wake up in the morning, oh, may trabaho ako, oh, makikita kong ganito. Kasi, alam mo, gusto ko pagtanda ko, ayaw ko magkaroon ng regret. Kaya na, eto, inamahal kita. Eto. Number two question. Second question. Okay. Minsan tayo, di ba, parati busy. Hindi lang kami. I'm sure a lot of Meltics are watching right now are very busy with work. How do you unwind pagkatapos ng isang napaka-hectic na araw? Naku. Ako, para sa akin, hindi mawawala sa akin yung ano eh. Alam mo na, pampatanggal stress ko yung pagkikita. Ay, nice hobby. Kahit metal, kahit maingay yun, may inaaral ako na song, nag-enjoy ako. Tsaka ano pa ba? Yung gamer pa rin ako eh. Nag-games pa rin ako. Why sa bahay. Not? Pero why syempre, not? Tatapusin ko muna yung mga kailangan sa bahay. No? Anak ko, sisiguraduhin ko na napaliguan ko na yan. Napakain na yan. Pag wala na ginagawa, yan, doon na ako mag-chill. Nag-games pa rin ako. Isa pa, pagka talagang meron pang time, yung pag-rollerblades. Oo nga, nakikita ko siya, ang galing-galing niya mag-rollerblades. Kaya niya mag-double axel. 360. Mag-360. Fakey gazer. Ganyan. Pa! Ang galing. Kaya, pang pawala ako ng stress din yan. Parang therapy para sa akin. Para sa akin. Oo, at least. Therapy para sa akin. That question goes out to everybody. Kasi syempre mga iba, they tend to not unwind. Minsan, bigyan niyo yung sarili niya ng break. Tsaka alam mo yung sinabi ko kanina yung pag-workout, parang pag nandun ako sa gym, parang sanctuary ko yun na dito. Ewan ko, nawala stress ko pag nasa gym ako. Oo. Pag-workout, isa pa yan, di ba? Pag-unwind, pag-workout. Kahit ikaw, di ba, nakikita ko yung post mo. Yes. Tapos ang laki ng pinayat mo. Kaya, ayan, pap. Magaling. Oh, yes! Kaya ang sarap mag-workout. Ako naman, ang pag-unwind ko is manood ng mga Korean K-drama. Naku, ako din. Yan, kaming family. Family din. Ganun din diba? Ako pag sa gabi. Yan, yun yung family bonding namin. Ewan ko ba, pag nanonood ako ng mga K-drama, nakakalma ako. At the same time, hindi lang K-drama, nawiwili rin ako sa Japanese anime. Mga hilig ko Japanese anime, etong Solo Leveling, etong Jujutsu Kaisen, mga ganyan na ano ko na wala, it brings back the childhood in me kasi nung bata ko may hilig ako sa mga animated. Anime. Yes, eto number 3 question. Syempre tayo nagtatrabaho tayo, 'di ba? Lahat tayo nagtatrabaho tayo. Pag meron ka ng enough money na kinita. Yeah. Kunyari, dito sa taping meron tayong may nakitabi tayong pera, di ba? Ano yung gusto mong puntahan na masasabi mo isa sa bucket list mo? Mas alam kahit mo... Kahit napuntahan mo na o... Dapat yung hindi, yung talagang nasa bucket list. Pero kasi ito yung pinaghirapan ko, ito yung extra money ko. I owe myself this, gusto kong gawin ito. Kasi dapat kayo, ako kasi I love to travel. At isa sa, I think, biggest reward sa ating lahat is traveling. Kasi ako yun din eh, travel din eh. Tapos kasama yung family. Oh, anong country ang alam mo? Pero alam mo, lahat talaga gusto ko lagi sa Japan eh. Japan? Oo, ang babait ng tao, sarap ng pagkain. Pero gusto ko pag malamig yung weather. Oo. Kasi ako yung minsan nagbubuhat ang anak ko eh. So dapat, di ba? Malamig pagka mainit. Ako, lapot. Japan. Just always pray at night. Japan. Italy. I trust and love you. Yun ang ibig sabihin. Philippines. Masyadong mahaba, hindi ko kaya. Masyadong mahaba, hindi ko kaya. Hindi, so ikaw Japan, kahit na napuntahan mo na.
Ako din, Japanese may favorite. Yung mga anak ko, ganyan eh. I want to go to Japan again. Sige, mag-taping lang ulit ako muna, mag-iipon, para pagka ipon tayo anak ko, balik tayo sa Japan. Gusto ko kasi matry yung ano yung bucket list ko, yung may snow naman, doon din sa Japan. Oh, why not? Sapporo yung mga ganun. Di yeah. Di pa ako nakaranas ng snow sa buong buhay ko. Pero ito malapit lang sa Japan. Yeah, experience ko. So yun yung isa sa mga bucket list ko. Maganda kasi para at least, alam, meron tayong aim sa buhay. Diba? Not just for yourself, but for our family too. Diba? Parang katulad ng sinabi ni Dion, diba? Mabalik siya doon ulit with his kids. And Japan, nako, isa sa mga paborito ko din dyan. Dyan nakatira yung kapatid ko kasi. So, I've been to Japan several times and sa totoo lang, paborito ko ang Japan. Sobra. At saka dyan yung ano, trabaho ng mama, ng kapatid ko si Mama Beck, yung pabili kay Mama Beck. Kaya kung meron kayong papabili, dun siya nakastation sa Japan. Kaya, follow her on Facebook, pabili kay Mama Exacto Beck. Exacto pala, no? Yung bucket list. Oo, Japan. Ako naman, pag meron akong enough money, ako ang gusto kong pumunta sa Finland, kundi sa Finland, sa Samba. Kung saan, Iceland, kasi gusto ko makita yung Northern Lights. Ayun, yung Northern Lights, yung Aurora Borealis ba, kung tawagin yung may tama ba yung pagkakabukano ko, basta yung the Northern Lights, yung mga iba-ibang ano, gusto ko ma-experience on my birthday, or kung may kapag may enough money, yun lang naman yung inaano. Sino kasama mo pag ganyan? Eh? Ikaw! Papalam mo na. Ay, pwede naman friendship pang kasama, di ba? Paalam mo, kasama. Sasama, oo. Baka naman hindi, titignan mo naman naman. Saan dami niya naipon, di ba? Oo, baka naman hindi, di ba? So, anyway, so ayan, para at least mga Meltics, mag-ano din kayo kumaga para mag-set din kayo ng pag meron kang enough money, oh, di ba? Hindi naman yung bongga eh. Yung ano lang yung makalimutan. Oo, oh, at saka yung masasabi niyo yung parang, bucket list. Bakit? Ang dami-dami lugar dito sa Philippines na pwede mong i-consider na bucket list. How do you navigate through difficult situations or conflict situations? Kumbaga, kung merong mga sitwasyon na medyo mahirap lutasin, paano ka dumidiskarte? Naku, pag mahirap lutasin, talagang, mapapadasal ka na lang pag ganun eh. Yeah. Pero syempre siguro, kailangan ma-resolvehan mo kagad yung problema. Siguro sa amin, buhay mag-asawa, baka ito pasok doon. Minsan, nakakatampuhan kayo. Diba? Kayo ng karelasyon mo. Parang hindi ko hahayaan na matapos tong gabing to na hindi kami okay. Kailangan maayos ko kagad yun. Ayokong pahabain. Ayokong magpabukas pa. Susunod na araw pa. Magkagalit pa rin kayo. Dapat talagang may mag-giveaway. Kung mataas siya, ikaw magpakuha pa. Para may ka ng sorry. Sorry na sa nasabi ko. Nagalit ka, ganyan. Maging okay na tayo. Siguro ganun. Ano ba yung tamang salita doon? Hindi. Kumaga parang yung sayo is, kumaga parang hindi mo pinapahaba yung kumaga parang, kasi pag pinapahaba mo yun, baka mas lalong mag-harden yung hate feeling. Diba? May tawag doon. But I get what you're saying. Parang hindi umabot pa sa lumala pa. Bago pa man siya lumala. Kumaga inaano mo na, sinisil mo na, inaano mo na, naayos mo na. Parang ganun. Ang ganda naman. Siguro kahit sa mga kaibigan. Ang ganda, di ba? Ang ganda nung ano. Tsaka nakapagbigay pa siya ng advice sa mga couple, di ba? Ako naman, kapag ka meron mga sitwasyon na ganyan na parang may hirapan ako, ako naman, it's not bad or it's okay to ask for help. Pwede ka mo humingi ng tulong eh, sa family. At sa kaibigan. Tama? Oo, tama. Kasi syempre, ang tendency... Ano ko na rin yan eh, ma. Di ba ang tendency ng mga iba parang ayaw natin sila i-burden or what? Pero kasi, it's okay to ask for help. Lalo na ngayon, syempre ngayon, ang ano sa atin, di ba? Yung kailangan maganda yung mental health natin. Huwag natin masyadong kinikim-kim kung ano man yung mga stress na yan. So ngayon, kapag may mga ibang, pag may mga ganung pagkakataon, it's okay to ask for help.
Sa bagay. Ganyan din ako. Minsan nga yun, nagtatampo ako minsan sa loob. Nagpupo ako ng help sa mga kapatid ko, sa mga mama ko. Basta something. Diba? Gusto ko yung may ganun. Last question. Ano yung pinaka-biggest achievement mo? I'm sure sa lahat ng mga Meltics, lahat tayo may mga biggest achievement. At saka ano yung ibig sabihin sa'yo nun yung biggest achievement mo? Kailangan isipin nyo rin kung ano yung mga biggest achievement nyo. Kasi it's also a way for us to be inspired. Kasi nagawa natin at nangyari sa atin yun eh. Para sa'yo, Dion, ano? Para sa akin, yung biggest achievements ko sa yung ano eh. Yung starstruck talaga eh. Starstruck? Doon ako kasi nagsimula eh. Kaya ako nandito, kasama kita, nag-taping, kaya kung anong meron ako. Dahil yun, sa nung umasok ako yung sa showbiz, kung anong meron ako, gitara, rollerblades, nakakapunta pa ng ibang bansa. Blessing yun. Mm-hmm. Blessing na yun sa pagsali ko sa starstruck. Nakakala ako. After Stars of Contest, balik na ako ng province. Yung pala maging binigay ni Lord to para maging trabaho ko. Para ma... Tapos naging breadwinner ako dahil din dito sa akin na pag-artista, na pag-aral ko yung apat ko mga kapatid. Naging breadwinner ako noon, na apat sila yan. High school hanggang mag-college. Hanggang sa ngayon, may kanya-kanya silang trabaho. Sila na yung tumutulong. Ganda-ganda naman yung ano niya, achievement. It's starstruck where all started. Pasalamat ako sa GMA na sila nag-alaga sa akin. Hanggang ngayon, parang nandun pa rin yung tiwala ng, yeah, ng network. Hanggang ngayon, ito. Natrabaho, kasama ka. Magkasama tayo ngayon. Nakakao. Kaya yun, talagang pasalamat din kay Lord sa kanila ito. Kung anong meron ako, anong meron ka. Anong meron kayo, guys. Kay Lord lahat yan. Ako. Siya ang ating lagi pasasalamat. Ako yung siguro akin, yung pinaka-biggest achievement ko is when I was in grade 1. Yung grade 1 ako, sumali ako sa declamation contest. Kasama ko, ako yung pinaka-bata. Kasama ko, ama kalaman ko, grade 2, grade 3. Ganyan. Grade 1, tapos, edi, ano, declamation. Ang title, Bambi Saves Thumper. I can still recall when I was in grade 1. Tapos nun, edi tapos na. No, tapos na yung declamation. Hindi nakanood yung mami ko tsaka daddy ko kasi na-traffic sila nung time na yun. Traffic na rin kasi nung time na yun yung kabataan ko. Anong yung year yan? Ako, munang tanungin. Yun. Basta declamation. Basta yun. Grade 1. Tapos edi tapos na yung ano, parang it's the foundation day sa school. Tapos yun yung isa sa mga highlights, yung declamation contest. Grade 1 ako nun. Tapos nun, naghihintay na ako sa labas. Hindi pa ako sinusundo nila mami tsaka ni daddy. Tapos, pumasok sila sa school. Pagpasok na sa school, ando doon kagad ako nakabungal. No. Tapos malungkot ako. Malungkot ako. Sila. Sabi niya, bunso. Bunso kasi yung tawag nila sa akin. Sabi niya, bunso. Sorry, sabi ni mami, sorry, hindi kami nakapunta, na-traffic kami. Ito kasi ang daddy mo, may dinaanan pa. Ganyan. Ano, kamusta yung performance mo? Natalo ka ba? Okay lang. Sabi niya, it's okay. Alala sa akin yung mami ko. Siyempre, pag naalala ko, medyo naiyak ako ng sly. No? Alala siya sa akin. And sabi niya, bakit? Ganyan, natalo ka ba? Tapos pati si daddy. Eh, nakapolo akong puti na long sleeves, tapos naroon akong bulsa dito. Tapos nakamaong ako, nakaganyan lang ako. Tapos, nag-reach out ako dito sa bulsa, tapos pag ganun ko, andun yung medal. Ako yung nanalo sa declamation ko. Amazing! Para sa akin, yun yung pinaka-biggest achievement ko. And it means so much to me. Umiyak si mami. Umiyak din si daddy. Tapos niloko ko pa sila. It meant so much to me. Kasi doon ko na naramdaman yung, ay, okay, kaya-kaya ko mag-artista. Number one. Tapos, ay, yung happiness na
na ibigay ko sa mami ko at sa daddy ko. Aww. Yun ang isa sa mga treasured moments ko na hindi ko talaga makakalimutan. Kaya yung mga moments na ganun, kapag meron tayong mga eksena na pag kailangan umiyak, mabilis akong umiyak eh. Kasi yung mga nakaraan, yan yung mga hugot natin eh. Diba? Yan yung mga hugot natin eh. Right. Diba? Anyway, Dion, tinan mo naman, yung oras natin biglang humaba kagad. Kasi diba? Nag-enjoy tayo eh. Sabi mo, 10 minutes lang. Oh, tinan mo, biglang ganito. 22. Diba? Anyway, Dion, please invite everybody kung ano ang dapat kaabang-abang kay Dion Ignacio. Yan guys, abangan nyo ang Mami Direz. Kasama ko si Mel doon. Siyempre, si Katrina Liling, Camille Prats, si Sammy Austria, Carlos, si Carlos. Shane Saba. Yan, abangan nyo po yan kapag palabas na. Vivek Carabanes. GMA Afternoon Prime. Yes. Vivek Carabanes and Nico Antonio. Of course, for GMA. Yung social media mo. Yan yung follow nyo ako sa IG, Dion_Ignacio. Meron din ako sa TikTok. Ganun din, Dion Ignacio. Ayan. So, syempre, if you like this video, especially sa lahat ng mga nanonood, okay, follow nyo ako sa aking social media accounts. Ayan, nakikita nyo sa screen. And please do share this video, especially sa mga nagtatrabaho, sa mga breadwinner, sa mga workaholic. Siguro, the reason why we did this video is para at least kayo ma-inspire kahit paano at the same time. Maisip nyo rin na, sa sobrang kabisihan natin, dapat pala may time tayo to do this, to unwind, to be inspired, diba? And to be grateful every day while we are doing this, diba? Yung purpose natin, kumbaga. So, again, thank you. Thank you so much. Ganyan kami ka-close dito sa set. Diba? So, God bless everybody. God bless po. Bye.